Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan dito po sa ating bansa, particular na po dito sa May Luzon at Visayas. At gaya po ninyo nakikita ay mayroon pong shallow circulation dyan po sa may southeastern part ng Mindanao. Epekto po yan ng ITCZ. At sa pinakadulo po nito ay may tatlong malalakas na sama ng panahon. Pero wala naman pong epekto ang mga ito dito po sa ating bansa. At sa atin naman pong forecast, ang sirkulasyon po na nasa silangan ng ating bansa ay lalapit po dyan sa may Mindanao. Pero ang magandang balita naman ay consistent pa rin po na walang namamataan na sama ng panahon, lalo na po ang bagyo na tatawid po dito sa ating bansa hanggang po yan sa susunod na dalawang linggo. Base po yan sa consistent na pinapakita po ng forecast model na atin pong ginagamit. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, makulimlim pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dyan po sa may malaking bahagi ng Samar Provinces, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, ilang bahagi po ng Panay Island, maging po dyan sa may Caraga, Davao Region, ilang bahagi po ng Northern Mindanao, Sokcergen, Zamboanga Peninsula at maging po dyan sa may Bicol Region. At sa malaking bahagi po ng Luzon ay generally na maayos naman po ang lagay ng panahon, maliban lamang po sa mga tsansa ng mga panandalian na mga pag-aambon, lalo na po dito sa may Cagayan. At sa atin naman pong mga baybayin, may kataasan pa rin po ang mga alon dyan po sa may seaboard ng Palawan, Cuyo Archipelago, Oriental Mindoro, Quezon, Ilocos Region, maging po dyan sa may Babuyan Group of Islands, Batanes, seaboard ng Cagayan, Isabela, Aurora, Bicol Region, hanggang dyan po sa may seaboard ng Samar Provinces, na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.8 to 4.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan para po makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God.